1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Game na to, mga brother, ha. So now, we'll move to game 3, mga brother. Ayan na, sinasabi ko, no? Magkakaparamdam. Ito na talaga, mga brother. Ito na talaga. Nagkaparamdaman na, alam na nila, mga brother, anong gagawin. Let's see what they will do. Ito lang. Medyo lakihan natin ng onti sa ML. Ayan, ayan. So ito na, mga brother. On the blue side, first pick naman dito, ang team Arvin Langkit sa Gapo. And then, red side naman, mga brother, dito, ang team MYMP Excelsior, no? Kain lang sa segment, di ba? Kapag natalo ako ng MYMP, pag natalo ng MYMP, pagkapain ako ng kilay. Your team is banning. Sabi mo yan, ha? Your team is banning. Screenshot ko yan, puta yan, ha? Sasay, Brother Jonathan Dolor, screenshot ko yan, ayaw ka. Tagay lang, kaya lang mo yan. Your team is picking. Oo nga, no? Clear. Your team is picking. Ayan na. Pinin-comment ko yan, mga brother. Oy! Ang totoong magaling, humble lang dapat. Love, love lang. Walang away. Putang ina. Maraming salamat sa 500 stars, ma'am Missy Lim. Putang ina. Ayoko na magpiatos. May 500 stars na ako. Mayaman na ako sa stars. Putang ina. Fuck this shit. Labi Madam Missy, maraming salamat sa 500 stars. No? Yan na, naka-pin comment niya mga brother, pag natalo MYMP, magpapahit ka ng kilay, ha. O kaya gusto mo maahit ka ng kilay, lalagyan mo ulit 'yan ng buhok, pero gagamitin mo 'yung bulbul mo, brother. Pwede 'yan. Let's go mga brother. So ito na. So now MYMP is taking this seriously. Mga brother, and mukhang ginising nila yung dragon ng MYMP, mga brother. Dahil ito na, they are now normally picking heroes. Now they are going for the Atlas, they went for the Johid. Tignan natin, mga brother, ha. Ngayon, seryoso na sila. Lahat nakatingin na, mga brother. Sa kabila naman, they still have the Yuzhong, mga brother. And then, so we have sustained side lanes coming from the team. Oy, maraming salamat sa 100 stars supporting your stream here, brother. Naku, maraming salamat, Madam Missy. Dahil dyan, ano bang BHNT ko ibigay? Dahil dyan. Meron ako dito. Ayan, ito. Kamit ang panty. May panty ako dito. May mamigay dito, mga brother. Gusto nyo ng panty. Maraming salamat, man. Maraming salamat, Madam Missy. Love you, Madam. God bless. God bless us all. God bless Philippines. God bless America. God bless China. Threesome it is. Okay. Your team is picking. Ito na. Oh, relax lang tayo sa ano, mga brother. Relax lang tayo dyan sa comment section, mga brother. Ha. Relax lang tayo sa comment section, mga brother, ha. This is a game. We should enjoy this. I know you are supporting your teams. Pero, no personalan, ha, mga brother. Kasi, syempre, laro to, no? Don't take this too seriously. Although, dapat, seryoso yung nanonood dahil sinusuporta nyo yung team. Pero, not too serious para dumating sa point na, alam nyo yun, magiging personal kayo sa isa't isa. No? Just spread love, mga brother. Spread love. Putang ina. Ako nga na. Dito, amoy panty lang, mga brother. Oh, diba? Ganun lang, mga brother. Nainis sa comment section, mga brother. Kanino panty yan? Akin to. So now, mga brother, ha. From my perspective, mga brother. Now, MYMP is taking this seriously. Nakita nyo, maayos yung pick nila. And now, ito, ha. Magandang so far, ha. Para sa akin, for me, mga brother, napakaganda ng lineup dito ng team Arvin Langkit sa Gapo. For me, ha. I'm not saying na panalo lang agad sila, pero for me so far maganda ang hatak dito at ang lineup, kasi we have sustained side lanes plus the damage coming from the Yuzhong. We have sustained tank, which is the high loss, and then the Valir, mga brother, na support is very
dangerous mga brother. So let's see paano i-deal with to. Kasi so po lahat dyan, nakabalot lang kay Kimi mga brother. No, Kimi dealing the high damage mga brother with the glowing wand, di ba brother, plus the ice queen wand. So tignan natin paano i-deal with to, at malamang offlaner dito ang ating Alice. Which is good din naman, mga brother, kung nakikita nyo at naglalaro kayo madalas ng RG, di ba? Sa running meta natin, maganda ang Alice offlane. Kaya niya mag-sustain ng mga matindi-tindi. Shout out sa brother Ron Gabriel Suarez, kumain ka na ng tae. Putang ina. Pag napansin kita, kakain ka ng tae, ha? Saan ka? Sana yun? Putang ina. Tae, kakain ka ng tae, ah. Ayun na, loading na pala, putang ina. Teka lang. So let me just introduce again both teams mga brother. So we have for the red side, for the blue side, we have a team Arvin Langkit sa Gapo, BHNT Patuti for the Hylos mga brother, Kisi for the Kimi, Kurt for the Thamus, Liam for the Yuzong, King Cutie Forever for the Valir. Now for the red side mga brother, we have team MYMP Excelsior, we have Wendell for the Alice, Tore for the Aurora, Trey for the Carry, Banting for the Atlas, and then Binibining Marikith now for the Jawhead. So tingnan natin to mga brother, I'm excited kasi alam na nila ang laro ng isa't isa. So now they are ready for something, they have something up their sleeves mga brother. So tingnan natin kung ano surprise na pwede nila ibigay sa isa't isa. Kung paano sa rotation, tingin ko magiging aggressive dito ang team Arvin Langkit sa Gapo. I'm very sure of that with the use of the Kimi. So now let's move on to the land of LOL mga brother. Let's see. Tingnan natin mga brother. Tama ba yung pagkakano ko? Tama, di ba? Tama yung nasa stream natin, di ba? So, ito na, mga brother. Now, carry will take time para mapag-farm. Ang dapat maging aggressive dito is the side of Arvin Langkit sa Gapo. This will go the distance, tingin ko. This will go the distance, mga brother. I'm guessing na ganun. Medyo tatagal to dahil... Lalo kung madidep nila na mabuta ang rotation mga brother. So ito, tingnan natin, medyo nagiging aggressive. King Kitty Forever for 5 man ata to mga brother. Just to get the red buff mga brother. King Kitty Forever medyo malalim nga lang mga brother. Pero hindi, nakapag flicker out din si brother Trey. Gastos na kanilang spares mga brother. Ito, masisecure nila ang red buff. Sino ang secure? Nakuha pa nga ni brother Banting. Good shit yun mga brother. Kasi nasayang nga lang ang pag-ikot doon ng ating team Arvin ng Kitsaga po. Whilst ito si brother Kurt, medyo malalim ata mga brother. Hindi nakuha ni Wendell ang stun coming from ang stun. Hindi niya na stun si brother Kurt. So, wala, paramdaman lang, sayang, wala, importante for me, makuha dito ni Dre ang blue buff. Kasi blue buff is important dahil nga, mga brother, is yung mana for farming. So, he needs that, mga brother, pero ito, King Cutie Forever, walang flicker yan, mga brother, delikado ata yan. Ito nga, Frost, coming from, ang ganda ng banat doon, mga brother, alam nila, may communication sila, alam nila wala ng flicker yan. Banting went in, mga brother, then, second demotion doon ni brother Tore, pero to BHNT Patuti medyo delikado, pinlicker na in na para lang mapatay. Ang ganda ng bala doon, Kisi medyo delikado mga brother, pero hindi na kamabaot back up using the flicker mga brother. Dre muntik na makatake doon mga brother, 0-0 coming from brother Dre, pero wala pa siya nakakuha ng kills ha. Killing spree din ang kanyang spell mga brother. Was on the top lane, binibining Marikit, securing the third crab, and then sa bottom lane meron ng crab, so malamang makukuha na to ng ating carry. So far mga brother, yan lang, wala masyadong mainit na sa mid lane pala nangyari no, pero hindi pa yung ganung kainit na tagpo. So dito carry now has our raptor machete. So ito rin naka raptor machete na ating Kimi. 1-2, tingnan mo naman mga brother, lamang ang ating Kimi sa ano, pero ito si brother Wendell medyo delikado. Kurt pala ang delikado na mga brother, nakamamba out pa si brother Wendell, pero hindi, baka dito si brother King Cutie Forever mamba out na rin lahat mga brother, sayang lang kanilang rotation. Ayun na, Kisi on in the mid lane mga brother, as long as Kisi is alive mga brother. Pero delikado ata si brother Kisi dito, sagang coming from Binibining Marikit. Eto na SS, popping up his SS mga brother, medyo delikado din. Hindi, maka-out pa dito si brother Kisi. Muntik na siya. Kung nag-dive pa siya doon mga brother, delikado siya dahil meron pa tayong Liam on the top lane. So ito brother Banting going for helping out the top lane defense mga brother, and then mambout na si brother Kisi dahil alam niya na delikado siya dyan. So ito na mga brother, itong mga Frost coming from brother Tore is masama yan mga brother, lalo na pagdating sa mga gank. So maganda yan men, it against depende kung kanino yung gagamitin no? I'm guessing against Yuzong, kasi pag nagdive ang Yuzong diba problema yan, since wala namang purify ang ating Yuzong. So ayan, and mga brother siguro yung Aurora pwede magamit doon. Kimi meron purify, so makakamambaot pa yan, pero
kayang kumombo nitong ni Brother Tore sa isang core ng first skill, second skill, third skill, umbos lahat, patay rin yung kanilang funnel. So they need to be careful with this, mga brother. Ito na, Brother Banting, level 4 yan. So dapat mag-ingat sila. Meron ba tong purify, mga brother? Hindi na tinuloy ang fatal links, mga brother Banting. Just going for just annoying the trio, mga brother. Ito na, top lane, wala naman nangyari. Bottom lane, wala din nangyari. Ito na, King Cutie Forever, nanggugulo with the first skill. Pero hindi, hindi niya napakakawalan. Ano sayang sa, wala na, walang support. Kanina ka pa nangungulit, amin ka na. So now 3-1 lamang na dito sa kills ang team MYMP Excelsior, mga brother. Pero pagdating sa pera dito, it's just 800, mga brother. So tingnan natin sino makakasecure ng turtle buff dito. Pero lamang sila kasi sa positioning, mga brother, ah. Tingnan natin sino makakuha, mga brother. Walang may retry, mga brother. Ito na natin, turtle is mislaid, may carry pa nga, nakuha pa nga sabay dila doon si Brother Dre. Naku po, mga brother, holy shit. Ayaw nilang ipatalo to, mga brother, ah. Liam, nararamdaman na mga folks coming from Dre. Pero ito, Kimi mo may racket, wala, tinamaan, mga brother. Tanong mo siya kung bakit. So ito na, clear wave lang, clear minion after clear minion. Wala pa tayong nakikitang clear rotation coming from both teams, mga brother. Puro middle lane lang, pero sa bottom lane nagkakapakiramdaman lang. Yan lang sinasabi kong kagandahan sa ating Alice. Pagdating sa mga minion wave defense, ito, top lane, Liam, medyo delikado. Naku po, hindi tumama ang ejector, mga brother. Pero si brother, tinuloy pa rin. Pero yung flicker, mas kailangan niya na mag-TP out dyan, mga brother. Kahit medyo nauntog yung TP niya doon, mga brother, good shit pa rin. Dahil na-take niya na. Pero bottom lane, nagkakaroon na ng clash, mga brother. KC, medyo delikado. Purify, just to get out, mga brother. Wendell chasing, mga brother. Tingnan natin ano mangyari. Pero hindi, si King Cutie Forever. Ah, naku po, si Bien, patay na, mga brother. Pero si King, wag na dapat pumunta dyan, mga brother. They just need to secure the bottom lane. Pero alam ni Casey yan, he will go for the middle lane, mga brother. Ay, hindi na pala. He won't go, mga brother. So far, ang ganda ng ginagawa dito ni Marikita. He is going for brushes na hindi ina-expect ni Casey na nandun pala siya, no? So gusto ko yung mga positioning niya, mga brother. Kasi, dadance tool kanina, dumando si Casey, hindi niya ina-expect na nandun pala siya. So, I like the positioning. Ito na, madedepend ba ito? Top lane will be taken by Casey and Brother Liam, pero nasa back lane si Brother Marikit. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, mga walang purify si Brother Casey. Ayan na, takedown ata dito si Brother Casey, pero yung Black Dragon form, ang ganda nga naman doon, brother, hindi. Wendell securing the Kimi, mga brother, and I'm in the middle lane. Mayroon dito nangyayari, Banting down, mga brother, BNQ, di pa ito si surviving. Naku po, naka-double kill pa nga doon si Brother Liam. So, naku po, nagka-counter punch pa dito ang team Arvin lang kin sa Gapo. Whilst, ito naman na, pero mga brother, I won't say na lamang, 3 are down, pero, tas isa lang sa kabila, pero I won't say na lamang na kagad. Kasi so far, mga brother, carry, hindi pa namamatay ang ating carry with a 2-0-3 standing, mga brother. Plus papunta na siya ng endless battle, 4,000 ang kanyang farming, 3-5 pa lang sa ating Kimi. So ito, pero hindi, masisecure naman nila ang kanilang turtle, no? So slowly but surely, mga brother, maganda yung nagiging balatan dito, mga paramdaman lang. First skill, skills after skills, binibining Marikit, very careful, no? Pero gusto ko yung mga positioning niya, kulang lang sa damage yan, mga brother, kasi ang ganda na nahuhuli niya, fatal links activated doon by Brother Banting with a clutch. SS, mga brother, ang ganda nun, talaga tinake down na nila, hindi na sila namimili. I like that, mga brother, kahit eliminate nila yung support since malakas sa micro gaming ang ating Valir, mga brother, hindi na siya namimili. Pag nakita ko yung Valir, let's go na, huwag na natin tipirin. Pag ako, lalo na pag nagkaroon niya ng ating fleeting time, hindi na mamimili yan ng SS unless huwag lang si Hylos, no, o kaya si Yuzong. Kasi si Yuzong, unless makakaya nilang patayin agad, diba, hindi ma-activate yung dragon form, okay yan. Pero to delikado ata sa top lane dito si Brother Liam. Alam ba niya na nandito sila? Pati si King Cutie Forever, medyo delikado, mga brother. Ayan ang sinasabi ko, Tore, delikado dito Liam. Pero ayan na yung Frost, gumana na ba? Kailan nila mapatay ito? Tore, medyo pulado, low HP, pero yung mali yung ejector, mga brother. King Cutie Forever surviving, mga brother. Pero bottom lane, yan ang sinasabi ko, maganda ang kanilang ginagawang segue dito si Brother Kurt and Casey, taking down the bottom lane turret. So lamang dito sa Tore ang ating Arvin lang kitsaga po. Pero pagdating sa pera, pantay rin halos, mga brother. Sa kills lamang nga lang ang ating. Pero ito, ang ganda doon, 1v1 with a great one. Patay ni King Cutie Forever doon si Brother Binibining Marikit. Pero itong clash sa Riverside, mga brother. Casey, laging surviving ang ating Casey, mga brother. So far, pati si BHNT Cutie Batuti surviving with a glorious pathway. Naku po, hindi nila mahuli-huli si Brother Casey, ha. Masyadong slick, masyadong maganda ang positioning kasi alam niya yung range niya, dun lang siya, hindi na siya nagko-commit too much, mga brother, di ba?
Although 1-1-1 yan mga brother, pag yan nagkaroon ng ating glowing one, delikado na yan mga brother. Masakit yan, mararamdaman yan. So, tignan nga natin. Nasaan na ba siya? So now, Kimi has a glowing one na. And I'm guessing he is going for the Holy Crystal, no? He is going for the Holy Crystal na mga brother. Masakit na yan. Si Kari, 5-7. Lamang na sila sa paresa sila ng core mga brother. Tignan natin dito tayo magkakalaman sino makakakuha ng turtle buff mga brother. Banting in the middle part of the other clash. Pero ang ganda ng Fatal Leaks doon! Ang ganda! Banting with the set mga brother. Patay ang ating Valir mga brother. Pero ito, kailan nila mapatay si Brother Kissy. Kissy is the only damage dealing hero dito. Patay! Doon! Binibining marikit. Killing our Kissy mga brother. Killing the Kimi mga brother. Pero patay naman in exchange doon si Brother Dre. Pero hindi niya papakawalan. Wendel with the gameplay. Wendel with the revenge gameplay doon mga brother. Pero ito, Wendel against Brother Kurt. Kurt, naku po, ang sakit ng damage doon. Pero hindi nakatakas ba? Nice move doon. That is a 4. Naku po, 4 are dead on the side of MYMP. And then 4 are dead. Naku po, 4 out of 4 mga brother ata. Ay hindi, 4 out of 3 mga brother. Tatlo ang namatay on the side of Arvin lang kitsaga po. Well, sa 4 naman namatay sa team ng MYMP. Pero maganda kasi si nagkapatay, yun nga lang, lamang sa ano, kasi nagkapatay ng ano. Maganda yung ginawang set doon ni Brother Banting. Banting with the Fatal Links. Ang ganda men. BHNT with the zone, with the side dito para makita ko nasaan yung mga ano, positioning mga brother. Ito Banting! Hindi na pinakawalan! Ang ganda naman nun mga brother! Hindi nga lang kulang sa damage mga brother. Kailan dito makamabout ang ating Banting. Ngayon free hit on the backside si Brother Dre pero hindi na makakapatay. Naku po, patay pa si Brother Banting. Kailangan lang. Kung meron lang isa pang hero doon mga brother, patay sana doon yung Balir. Automatic na yan. Wala nang pagdadalawang isip! Patay doon. Ang ganda naman ang ginawa doon ni Brother Binibining Marikit. Yan ang sinasabi ko kanina pa mga brother. Gusto ko ang positioning na binibigay dito na ni Brother Binibining Marikit. Ang ganda ng mga brush gaming niya mga brother. Hindi niya. Ay na, tingnan natin Tore. Will he go? Mga brother, hindi na mga brother. Alam niya pwede mag Black Dragon form yan anytime. So hindi niya na. At kahit ito masustain ng ating Alice yung mga minion waves na yan. So hindi makakabasag dito. Pero map control wise mga brother, lamang na lamang dito ang team ni Arvin ng Kitsaga po. Pero gusto ko talaga yung galawan dito na Binibining Marikit with the brush gaming. Alam niya kung saan siya po-position mga brother, no? Napatay niya doon si Balir. Good shit, ma'am. Pero nakita mo, aw! Oh! Grabing damage niya. Ano yun? Let's see nga. Let's see. Look, mga brother ko, ano ba? Eto na. So, we have here Holy Crystal na. Next, I'm guessing this is Ice Queen 1. Nako, hindi na nila patatagalin ito mga brother. They will go for the Lord. Will they contest this? Kasi level 1 Lord lang to eh. Pero I think mga brother, they need not to contest this. No need na. Ay na, in-SS dito Fatal Links. Pero nag-miss yung SS ni Brother Torres. Sayang nga naman. Pero mamamatay sana si King City Forever. Naku po, with the sticker. I'm guessing mga brother, that is a level 1 Lord mga brother. No need to sacrifice anything for that, mga brother, kasi we have here Wendel, Alice, maganda mag-sustain yan, mga brother, kahit sa clash, kahit sa Lord clash, mga brother, kaya niya mag-sustain yung Lord, so walang problema, kaya niya mag-clear ng minion wave. Let us see nga, ano bang item na ni Wendel dito. So, si Wendel dito, meron ng, Truncheon, Lightning Truncheon, nas meron din siyang, Truncheon din na ng, Winter Truncheon, no? Dalawang Truncheon, tignan natin, mga brother, The key to success, mga brother, is Brother Banting. Si Banting ang kailangan, isang pang set na maganda para kay Brother Banting, they will surely turn the tables around. Panigurado yan, mga brother, they will turn the tables around. Panigurado yan. Ito na, top lane! Fatal Links! Pasok na pasok, mga brother! Yan ang sinasabi ko sa inyo! Wasa mga pag-set na si Brother Banting! Pasok sa banga! Iyan, mga brother, they can turn this around anytime they want. Yun nga lang, hindi namatay dito si Brother Casey. Although, ganoon na nangyari, they went for Liam and Brother Vien, cutie patuti, at ang bilis nila na ubos yung top lane nga lang, mga brother. Medyo delikado, they need to go here, mga brother, para ma-defend yan. Pero Brother Banting, nararamdaman ang damage coming from Casey. Yan ang sinasabi ko sa inyo, the range coming from Casey, mga brother, masakit yan. Now ito, malalim ata si Brother Kurt. Brother Banting will just go, will just mamba out mga brother dahil delikado na rin niya kanyang life. Pero I comment Brother Banting with the set. Yun ang sinasabi ko sa inyo na meta
na meta, sobrang meta ngayon mga brother ang Atlas dahil sa capabilities niya mag-set ng ganung place, no. It's like Cobra pero mas madali pang mas madali nga lang gamitin pa, 'di ba? I-click mo lang SS unless Cobra, you need to be sure sa tatama mo ng Tyrant's Revenge. 'Yan ang maganda doon mga brother. So ito, so far mga brother, tingnan natin yung items ha. Like ay banting tayo kasi siya nagsiset eh. Items carry now has a golden staff mga brother going for. Tingnan natin to mga brother going for. Tingnan. Athena shield so he will go for the. Pero ito na Ice Queen 1 na. Grabe na slow niyan Ice Queen 1 plus the ano Holy Crystal. Ito na. Naku po. Ang galing na shit man. Ang ganda no coming from banting mga brother. No need to check the bush ha. Hindi niya na check yung bush. Alam niya meron na doon. Ini-SS niya na lang na nandun sa bush. Tinamaan ang Tamos. Men, nakikita nyo kung gaano kalakas at kagaling gumamit ng tank to si brother Banting. Banting with the top global place mga brother. Good shit dun. Banting is doing it mga brother. And Banting is the... And tsaka to nakaano to mga brother ha. Una sa lahat nakatawag dito. Naka... Fleeting time na to. Delikado si brother Torre. BHNT din patuti. Medyo malalim. Masakit yan. Masakit na. Ang damage coming from brother Dre. Now, BHNT din patuti. Down na nga brother. At nag-SS na. Fatal links. Again, activated. Pero ito, tingnan natin sa back lanes. Ano mangyayari? Down ang ating... at ang... Naku, si Kimi namatay mga brother! Dre, doing it mga brother! Liam, medyo delikado rin mga. Pero hindi yung second skill. Nanakap pa nga mga brother. Good shit doon mga brother. Patay rin. And almost semi-wiped out doon ang team Arvin lang cute sa gapo. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga brother. They can turn the tables around with proper clash. And they went for it mga brother. Masyado nag-commit yung team ng Arvin cute lang sa gapo. They should have been careful dahil very fragile ang ating Kimi mga brother. Ito na binibining market. Matitake ba? Pero hindi. Middle lane. Di na nila palalagpasin. Ito mga brother. Good shit doon so far. They take the middle lane turret para mega na ang middle lane. Now Lord is available. Up for grabs mga brother. Will they go for it? Tingnan natin yan mga brother. So they need... Arvin ng Kitsaga po needs to be careful. Kahit may Lord yan mga brother. Kahit tunawin niya ng Kimi with this with their items mga brother. So I'm sure of that. Let's check nga. Nagulat ako doon ha. Nagulat ako doon. Ang ganda noon. Magka-comeback pa ata ito. Banting with the gameplay mga brother. Banting here, banting that. Tangina, Banting is everywhere mga brother. Banting is the main hero here mga brother. Ito na. Tingnan natin mga brother. Banting, wala pang fleeting time yan mga brother. Oh. Wala pang fleeting time yan. Basta, nakita niya, siset niya na. Let's go. Diba? Walang dalawang isip pero to si Banting nararamdaman ata ang mga pokes coming from Valir mga brother. Pero tignan mo naman! Fatal links activated against BHNT Patuti which is the highest mga brother. Pero itong brother Drake nararamdaman ang pokes coming from Kimi. Tignan natin ha. King QT forever defending. Ayan na mga brother, tingnan natin nagka-clash after clash dito mga brother, trade na after trade pero hindi pala, yun pala ay para lang sa ating Lord mga brother, good shit doon! Untik na nga, Lord has been slain by Torre mga brother and Liam going in mga brother! At ang ganda ng fatal links doon mga brother against brother Kurt and down na rin si brother Kurt, down na rin ang ating Liam, now natitira na lang ang hinahabol, di ba natin Banting? Ang ganda doon Torre, taking down the Kimi mga brother, eto na! BHNT Patuti, nasa kalagitnaan ng gulo, pero lahat low HP, pero ito si Brother Dre, against our, tingnan natin, naku po mga brother, naku po, ito na nga, naku po, wipe out mga brother, down ang team, Arvin Lakit sa gapo, and now, MYMP Excelsior will secure the win mga brother, good shit mga brother, 2-1, TP, TP this, TP that, mga brother. Ang ganda. Holy shit. Nice one, mga brother Banting. I commend brother Banting. Banting is the MVP of this game, shit, man. He's the story of the game. Unlupit. Unlupit, mga brother. Banting with the Atlas. Good game, well played, mga brother. No need to fight against this, mga brother. Dahil ang ganda na pinakita ng pare sa team, no? Nagkaroon na ng tilt mo, nag-tilt lang mga brother pero still